Pilipinas lang malakas. Pilipinas lang malakas para kay Doggy. Yasu. Ipit ako. Naipit ka? Oh. Kasi I've seen that Lunox play kahapon. They defeated Luver. So this time, awayin niyo na ako pero I'll go for Luver. Okay, Luver. Eh, ano, resolution. Resolution. Resolution, I mean. Okay. Sorry. Ako yung nagtanong, so hindi na ako boboto muna. Samahan mo. Same tayo dito. Mga kaibigan, maraming salamat, Doggy, at maraming salamat sa te. Royce, laban kaagad dito sa pinakamainit na laban ng ating play-ins, Team Resolution versus BREN Esports. In this juncture, pinapasalamatan natin, syempre, ang Moonton, Egg Network, ang legendary sponsor natin, Smart, and of course, you got our elite sponsors, Realme and HyperX. This is it. On the blue side, ay ang Team Resolution. You got the Lunok Sayabusa, there is La Lolita, and Artis. And para naman sa side ng BREN Esports, of course, etong Kagura, Minotaur, Sam, Akai, and kay Claude. Okay. Unang laban sa pinakamainit na series, narinig niyo lahat ng insight namin. Again, makikita niyo to, yeah, home court advantage, yeah, teritoryo ng Pilipinas, pero remember, the big challenger pa rin, ang Resolution. Isang malaking katanungan ng ating na-witness during the group stage of where BREN Esports tumanso. Gets, nakakagulat pa nga pumunta dito sa play-ins natin. At kung maging successful man sa play-ins, playoffs pa sila, di ba? So, eto, anong nangyayari sa BREN Esports? Sumusugod ang BREN Esports. First blood there is secured in. Grabe naman. Nakuha nila yung Terista. Just like I told you so kanina, merong flaw dito yung Terista na Team Resolution. Oo. So, ngayon ka na na-realize, it's not just a denied pick against Super kahapon, pero Terista pa rin talaga yung pinipigitan ng Team Resolution, which is hindi ganong ka-strong yung Terista ng Team Resolution. Yeah. And alam natin, nakita na natin kanina't kanina pa na yung payong mas lamang sa maso. Doon din sa group match, di ba? It was the Kagura na sinasayko lang yung Terista. Alam mo kasi yung payong pwede mong gawing weapon as well as shield. Oo, man. Everyday may payong, maraming may payong, pero hindi palaging may maso. Pero naipit nila dito yung isa sa silent Team Resolution, YSC. Wow! Medyo nagtetrika to, pero that follow up na shooter sa araw, mapapatay nila dito si Haze in form of Terista and transitioning agad dito sa turtle. Siyempre. Sa side ng Team Resolution. At napakabilis niyan, pero remember na hindi basta papatay ng mga taga-brand. There might be another steal. Goes for Yuji. Pero Yuji, medyo si Coco, medyo na iwi, pero nagamit na yung penalty zone ng walang natapaan. Pero sa Dinon Fury, on board Kato, medyo nag-tetrick ito lamang ng flicker to the side is Pain. Medyo mali yung kanyang trajectory dito para kay Lolita, pero mababa sa side ng Brady Sport. Pero Haze, sinahabol nila dito. Haze, tamang talon lang. Ribo, nearly dead, nearly dead. Pero nasaan nila dito? Yuji, Yuji, na psycho. Inakot siya dito na DK44. Pero Yuji, I believe he's still gonna leave. Medyo touchdown, Yuji, wag ka na masyado mag-stay dyan. Pwede kang pasukan dyan ni DK44 at Juras Aura para kay Yuji, pero nakisayko! Power trap, Yuji, nakikipag-cha-cha sa yawan! Papatay pa nila, of course! DK44, you overstayed your welcome at the bottom lane! Masyado siyang nakipag-cha-cha kay Kagura. Isang ganap, tatlong teammate yung nakita nyo doon. Nakabalik na si Yuji. Ay, nakabalik na rather si Haze. Para sa laman na yun, nabuhay na lahat-lahat. 3-5 mga kaibigan. At ito ang labang pangkalibring Araneta. You can actually see the items there. Ladies and gentlemen, of course, to observe who is closest on racking up his first core item, that is none other than the most consistent players here in the Philippines, Yuji Kagura. Sobrang lapit na. Pantay na lang ulit tayo mga kaibigan. Pero kitang-kita mo yung statement doon, maring Yasu. But these two teams, wala silang, walang gusto magpaawa, no? Walang gusto magpaawa, talagang laban. Willing and willing. Kumbaga, kahit tapos na nga yung turtle, walang nagre-reset doon. Actually, very curious anong plano ng Jeremy Lin, ng BREN Esports na si Coco. I think may spleen naman siya, no? Nandun naman sa may bandang baba. So same story para kay Coco dito. You know, on the ISO plan. Pero mas masama ngayon si Coco with this Claude. Tama nga, no? Face check lang sa kaita mo, pero that's gonna be pain. Ayaw mo initiatean yung isang Minotaur dito. Tanky yan, but if no one fury, pero nice dodge coming from Lunox with that brilliance. Yeah. Kung di ka na rin siya matamaan doon ni Lee. Yup. Yeah. Complete lang muna. Again, this still anybody's game. Can actually observe that the goal lane is just around 1K. Unang pasok para kay Hiccup dito. Pero not gonna be sure if there's gonna be an initiate. Pwesto lamang din si YF66. Mapapansin mo, Maring Yasu, na malaki ang kanilang i-invest na pwersa dito sa may top lane side near the turtle. And this is gonna be a fight. Napabagsak nila yan. Atura's aura coming from this Martis as well. At ebong pasok din ni Terista. Penalty zone walang matatamaan niya. Pero wala ding natali dito. Si Kagura yung kanyang ultimate. Pero papasok pa rin dito si Haze. Nakaipit. Oh my God! One key down and a dominant blast. Follow up as well. Yuji! Pero si Yuji, itakbo mo hanggang may rupa.
bawat ikap, running low on health and throughout the year na mabubuhay na si tingkatan ng araw. And another one for DK44 na ipin sa tatlo and going down as well. That's fourth could not take. And that is a very, very, very clean 4-4 non-exchange. BREN lang malakas. Malakas ang BREN. Mga kaibigan, nakuha pa ng isang malaking trend dun yung turtle natin, and that now sets a clear lead in this game. 5-minute mark, entering the 6-minute mark, we have a 4,000 gold in here para sa defending MSC champ. Now the big question here, paano makabawi ngayon ang team resolution? They're very much willing to fight, but again, yung kanilang mga heroes dito is I think very much suited for skirmishes. Look at that, that is a steep lead. Mga kaibigan, 5 minutes yung timer, mas mabilis kumalaw, so hindi pa masyadong yung exaction, hindi pa masyadong ganun kahaba, pero yun yung pinakamalaking lead na nakuha ever into the game. And again, sa pro play, sobrang laking bagay nun. Hindi ang 100 gold sa early game, sa late game ang katumbas nun, lagpas-lagpas pa. Because everything scales up and snowballs pagdating dito sa ating professional play. You got the concentrated energy now for the side of the Lunox ng team resolution. More sustain, and Sham would want to get that consistent damage at least to help up by the spell buff. Now, onto the rotation, we go back to the rotation. Ang malaking bagay dito is that nawala na yung outer turrets ng team resolution, and of course the team resolution doon sa may mid lane side, and of course doon sa top lane side. That leaves actually a nice skirmish here for the bottom lane side, lalo pat may turtle na darating. Makikita mo yung cut na ginagawa nila Ribo. Pero dito DK44 mali yata yung pinapasok mo. Bang! Bayo patay si DK44 na Sir Cloud ng side of Red Esports, and they're looking for 4 kills after that brilliance. Tamang minuman Fury, but Lunox to just Nakita mo yon, hindi si Payne ang may-ari ng payong, pero nakisilong. Mga kaibigan, and that's a very nice follow-up to that ninyang overturn. A jump was well done by the Minotaur, by the Minotaur Fury, but still enough escape is available for Team Resolution. It's not yet over for Team Resolution. There's still 3,000 gold lead para sa kanilang kamay, at medyo malapit-lapit din naman yung Bloodlust dito, yung Bloodlust Axe para kay Bartis. So that doesn't deny him of his first core item. Paano ba na gold here? Paano ba na gold here? Kakura. A second core item at the 7-minute mark. Ang bilis lang eh, para kay Kagura yan eh. And now they're gonna be securing his turret on the side of Red. And this will go uncontested. Wala man lang bisita na nagagaling sa side of Red Resolution dito. Ito yung unang turtle na walang bisita na. Oo, wala nang bisita eh. Talagang, wala na. Pre-farm na rin dito si Coco. To this point, I don't think na makakabak dito si Lunox. I was expecting na Lunox sana is so far ma-co-control kahit mapano dito si Coco. But Coco, it's nowhere to be found in the map sometimes. And tamang farm lang. Alam naman natin na kapag ka nakapag-farm dito yung Claude, Claude is the superior, the most superior hero. Yeah, pagdating sa late game pagdating din. Pagdating sa late Yes, of course. Lalo pa yung Claude na nakakabalo, hindi nawawalan ng stacks. Also, you have to remember guys, onto the side of Team Resolution, andun pa rin naman yung Hayabusa. Wala pang patay. It is not impossible for Hayabusa to get a kill using the Iron Dry. Maybe isolated on that one. Kung sakali mga, alam mo yun, may naligaw na member dito ng BREN Esports, lalo pat mas marami silang mapa ngayon na tinatrabaho against Team Resolution. So, Team Resolution to the defense. Now, this is a bit tricky. Yeah, sabihin natin na base bay to the seek yung combination dito ng BREN Esports, but it's not like a kaja combination. So, you would still want to think twice of really diving in, especially if your enemy is tower hugging. Remember that match against Geek Fam? Against Geek Fam, di ba? Hindi basta-basta tinatower dive din yun. Ang gano'n. Ng BREN Esports. But sa side ng Resolution dito, ipit na sila talaga eh. At this point, Eren, as a Hayabusa, you would want your Hayabusa na nagpe-pressure ng mga lanes, pero hindi siya makaporma kasi may Tams dun sa ibang lanes, and then the rest of his team needs his help. Wala na rin siya mapag-farman dito kasi controlled na yung jungle nila eh. Bawas na yung mga turret nila, even the second tier turret at the bottom lane will fall down. Terizla wala nang impact on this game. Terizla talaga ng Team Resolution. Hindi siya ganun kabigat. Yeah. Hindi nila nila nakahanap kumbaga yung chemistry nila on Terizla. Walang title belt si Triple H, kumbaga. Malalaman din naman natin kung meron masyutan ng Numinon Blast. Kasi unang Numinon Blast pa lang, hindi lang isang maso yung tatama sa mukha mo. Tatlo, mula doon sa Terizla. May tower dive nga maggagawin dito. Wala pa rin turret aggro na kumuha ka next sa mga taga BREN Esports. It would be an easy. Wala nang magawa yung Team Resolution. They can only watch their towers fall down. Nagaanay. At this point, alam mo nilang ginagawa ng Team Resolution dito, naglulugaw na lang. Naglulugaw. Nag-uubos na lang ng oras
dito. Pinapanood na lang nila na bumagsak yung turret nila. Inaantay, oh. Inaantay din ito sakali. Kasi they would still want to do this. They want at least maybe one core na malapit. Ang kakaiba lang dito, ang taas pa rin ang damage na turret. Kahit ang pinapauna ng BREN Esports dito ay ang Akai. Kasama din yung Minotaur because kasama nila si Coco. And Coco is at the top of his game. Anong sinasabi-sabi yung late game lang ako lumalabas? Here I am, 10 minutes into the game with the biggest, one of the biggest contribution dito. Maybe second to Yuji on this match. Late game naman kasi is it's not about the time. It's about okay. The item na nakukuha mo. Saka execution na yun pag late game. Pare-parehas na kayo na. Kapag natin na yung items on, two items on blood, kaya na makipagbalog kung ganyan. One blazing do it and worth the game. There's the reset. Max bite na hindi na i-connect ni DK44. This is gonna be a Martis. Pero mukhang nagdedelegado. Pwede na makabutan nila ng payong. Pero hindi nila nakabutan talaga. And Linyang overturn, missed the target then. Alright, so the 4-10 para dito sa laro natin. Kita din, syempre dito yung lamang ng BREN Esports against Team Resolution. The Lord is pushing into the bottom lane side with no turrets outside the base of Team Resolution. Biggest question is, how can BREN Esports utilize this and how can Team Resolution take the defense against this one? Nahandaan lang, may payong dun sa may patamunahan. Meron ding artillery. Look over the dive, the first denial. There is last, may mismo karapan. Pero yung board dito na kipagbabalipupin pa rin. Pero doon yung last para sa tatlo. Kato BREN Esports with Amigo and Fury. Hindi na mamamatay. Masasay na Team Resolution. Isa-isang kinipitak. Wala kayong target. Para sa side ng Team Resolution. Ay, nahabol nila dito. Pero BREN, tara, tore lang. Doon tayo. Nakaset yung mindset natin. Basagi natin yung tore ng kalaban habang wala pa sila dito. At hindi lang. Oh, hindi lang isa, kundi dalawa ang makuha. Baka gawin mo na ng tatlo, gaya lang sinabi ng aking ma, Reg Yasu dito. At dun lang nga, kitang-kita nyo mismo, nabukas na ang base ng Team Resolution. On to the Nexus! And I don't think na pasyente pa ng Team Resolution. Team Resolution just gonna go say bye-bye. And yung flaws na yan, gamit na gamit ng BREN. Ladies and gentlemen, that's how it's done. Shown by Team Resolution, nakuha pa rin ang depensa. It's not yet over till it's over, playa. 7-14 dito sa ating score, but it is a big lead here done by BREN Esports of knocking down the objectives of Team Resolution. Nangyayari po talaga yan, of course, when minion waves are getting cleared out, even kung gaano ka pa hype na hype na makakuha ng push at pwedeng fight na fight pa rin dito ang Team Resolution. So, gets hindi pa rin pwedeng kumiga dito ang BREN Esports. Nakita na natin to. Nakita ko na yun. We already saw this. For foreign players. Yes. Pero lumaban pa rin. This is kick bam all over again. But this time, this is Team Resolution. Di ba? Anyway, let's see. Again, mas vulnerable dito Team Resolution, especially with their inhibitor turrets gone. And BREN Esports, this doesn't look like they're forcing things out. There's still enough timer. They still have enough lead to burn against Team Resolution. How will the dive be executed? Pero ito, papasok na nga na tuluyan yung BREN Esports with that Tito and Fury para sa apat. Penalty zone sa tatlo, pero focus lang ang kanilang core. That would be BREN Esports taking the game one. Alam mo, makulit ng Yasuo.